Annyeong, annyeong mga guys! Welcome back na naman po sa isa nating cooking videos. And today, gagawa po tayo ng pancit bihon. At eto na ang ating mga ingredients. Syempre kailangan natin ng half slice ng onion. Slice lang natin siya ng pahaba. And then yung carrot natin, slice din natin ng pahaba. Ayan. So alam ko guys, halos lahat ng Pilipino marunong gumawa nitong pancit bihon. Kasi staple food to sa atin at saka pag may mga special occasions. So itong papakita ko sa inyo, yung technique ko kung paano ko pinapasarap yung aking pancit bihon. Kaya hope panoorin nyo ito hanggang dulo at tignan nyo kung pwede nyo i-apply ito sa pagluluto nyo ng pancit bihon. Syempre, maglalagay din tayo doon ng green bell pepper at saka nitong celery. Hiwain din natin yan ng mga pahaba. Ayan, so kahit anong yan, i-chop lang natin. Itong dahon, si-separate natin yan. Ilalagay natin yan sa bandang dulo na kapag tapos na. At ito namang mga celery stick, isasama natin to sa pag-isa. So maghihiwalay natin siyang ilalagay. So after nito, maglagay din tayo ng siyempre yung repolyo natin. Actually, kahit ano ang pwede nating ilagay dito, kung ano yung available na gulay ninyo. Pwede rin maglagay ng mushroom kung may mushroom kayo. Ayan, so kailangan natin ng hipon at saka nitong squid or yung pusit. Siyempre, may variation din to. Pwede kayong magpansit bihon na gamit ang manok lang. Pwede rin yung baboy lang. At pwede rin itong seafood, kagaya nitong gagawin ko ngayon, yung shrimp at saka itong squid. And then, so para sa portion ngayon, gagawa lang tayo ng dalawang, ito, yung dalawang bihon niya. So ang isang supot noon ng cube bihon na yon is meron siyang apat na ganito na noodles. So dalawa lang gagamitin ko. Marami na rin magagawa dito sa dalawa na to. Pwede na kumain dyan yung mga 10 tao sa dalawang ganyan. So ready na natin itong mga ating ingredients. Siyempre meron din tayo doong garlic. Yung garlic ko dyan, crushed garlic din yan, siguro mga nasa 5 to 6 cloves. At gagamit din tayo nitong toyo. Yan, syempre mas maganda kung silver swan. And itong ating chicken cubes. So kung wala kayong shrimp cubes, pwede rin kayong gumamit ng chicken cubes. At syempre itong ating tenga ng daga. Ayan, so maglalagay din tayo nito, syempre para special yung ating pansit. So magigisa na tayo ngayon. Una muna nating gigisahin yung ating toppings or yung ating hipon at yung ating pusit. So maggisa lang tayo. Lagay natin yung ating sibuyas dyan, tsaka bawang. Syempre yung typical na pag-isa natin, sibuyas, bawang. At ilagay na rin natin yung ating celery. Yan guys ha, kailangan maglagay tayo ng bawang, hindi pa mainit yung ating mantika para hindi siya mabilis masunog. So ayan na, magkitira lang ako ng konting bawang at magkitira lang din ako ng konting sibuya. So hindi ko siya iubos igisa kasi mamaya magigisa pa tayo kapag naglagay na tayo ng gulay. Yung ating mga vegetable, yung the rest na ingredients, magigisa tayo ulit. So ang gagawin lang muna natin ngayon is yung ating topping. So ayan, nilagay ko na yung ating celery dyan. Igisa lang natin siya ng few minutes. Kailangan guys, pag nagluto kayo nito, talagang high fire siya para lumabas yung lasa niya. Maririnig nyo dapat dito yung shhh, yung ganon. Okay, so nilagay ko na yung ating squid at ating shrimp. So ito guys, saglit lang ito. So wag natin siyang i-overcook dito. So hanggat maaari, ano natin siya, yung pagkaluto, tanggalin na natin. Kasi pag nasobra siya sa luto, titigas tong hipon at saka yung squid. Mabilis lang naman siya maluto eh. So makikita niyo, magtutubig yan. Ayan. So dapat yan, mag-evaporate lahat ng tubig. Pero since luto na yung ating pusit at hipon, tatanggalin natin ngayon yan. Ilagay natin sa bowl, ibuhos natin dyan. At itatabi natin yung ating sabaw. Ayan. Yan, nilagay ko siya ulit para talagang magsisling siya. Yung sabaw nito, tinabi ko kasi lalagay ko yan ulit mamaya. Yan, no.
Kapag natutuyo siya, pwede niyong ilagay ng konti-konti, pa-konti-konti para maging matapang yung lasa niya. Ayan, at lagay na rin natin yung ating toyo. Siyempre, yung sakto lang na toyo na para maging malasa lang yung ating toppings. Lagay na rin tayo ng paminta. Ayan, maririnig niya. Ganun ang ganun yan. Okay, so after nyan, isali na naman natin ulit. Tapos na yan. Itabi na natin. Tapos na yung ating toppings. Ayan, siyempre, mainit na mainit pa rin yung ating kawali. Lagay tayo ng oil. Lagay tayo ng garlic. At ilagay na natin yung the rest ng ating vegetable. Yan, buhos na natin yan. Okay lang yan kahit medyo tumututong-tutong yung ilalim. Nandiyan yung lasa niyan. Pag nilagay natin itong sabaw, yan, madidissolve yan. Scrape lang natin yung ilalim. At nandiyan yung lasa ng ating pansit. So, lagay na natin. Yan. Malasa yan kung medyo nagtututong-tutong yung ilalim niya. Siyempre, wag lang namang sunog. Huwag natin sunugin. Dapat yung sakto lang. Yan, lagay na rin natin yung ating celery. So, igisa lang natin ng few minutes pa yan. Yan, i-half cook lang natin. So, tapos nyan, ilagay na natin yung ating tenga ng daga. At igisa pa natin ng konti pa. Mga few minutes pa. So, itong tenga ng daga, mabilis lang maluto yan. Ayan. So, tapos nito, maglalagay tayo ulit ng toyo para maging malasa yung ating sabaw. Yan. Yan, tansya-tansya lang yung ating toyo. So, lalasahan natin yan mamaya. And then, lalagay ko na yung ating tubig. So, yung tubig natin is mainit yan para mabilis ng kumulo. At saka, ang sukat ng dalawang noodles ay 1 litrong tubig. Yan, so tandaan nyo guys ha, 1 litrong tubig doon sa 2 noodles. At ilalagay na rin natin yung ating chicken cubes, 1 chicken cubes lang. Yan, so yung iba, ginagawa nila sa pansit nila, binababad muna to sa tubig. Pero ako, yung style ko, hindi ko na siya binababad. Niluluto ko na siya diretso dito sa ating stock or yung sa ating sabaw para mas malasa yung ating noodles o yung pansit. Para hinihigop niya yung lasa ng sabaw. Kaya ito yung sikreto natin para maging masarap yung ating pansit bihon. So kailangan magaling kayong tumansya kung gano'ng karaming tubig. Kasi dapat pag eksaktong nahihigop niya na yung sabaw, dapat luto na rin yung ating pansit. So ang measurement ko dyan is 1 litrong tubig sa 2 pansit. Kung buubusin niyo yung isang pakete na may 4 na pansit, 2 litrong tubig ang ilalagay natin. Yan, haluin lang natin ng haluin ulit sa high fire. Yan, para nag-evaporate yung tubig at matutuyo siya at higupin siya lahat ng ating noodles. Ayan, haluin lang natin ang haluin. So, malapit na siyang maluto. Kapag malapit na siyang maluto, ilang minuto na lang, ilagay na natin itong ating repolyo. O yung mga gulay natin na dahon. Ayan, kailangan kasi pag tapos nito, kailangan half cook lang yan. Mas masarap kung half cook lang yung ating repolyo. Kasi pag na-overcook yan, hindi na siya masarap. I-try natin kung luto na yung ating pansit. Oops, medyo luto na. Ilagay na rin natin yung ating celery. Oh, teka muna. Lagay muna natin ng konting tubig pa. Ayan, so ganyan yung mag-adjust. Kung medyo dry na siya at medyo hindi pa siya luto, medyo makunat pa, lagay lang tayo ng hot water. Ayan. So para ilang minuto, sakto na yung ano niya, yung hindi siya masyadong dry, hindi siya masyadong basa. So ayan, luto na yan. Dinagdagan ko lang ng konting tubig at ilagay na yung ating toppings. So pinatay ko na yung ating apoy. At ilagay na rin natin yung ating celery. Yan. Tapos na yan. So ganyan lang, tapos haluin na natin at ready na yung ating pansit bihon. So ayan mga guys, ayan po yung ating technique o yung aking sikreto sa pagluto ng masarap na pansit bihon. Kung gusto nyo pong gayahin yan, pwedeng pwede po. At kung
nagaya nyo siya at nasarapan po kayo, paki-comment lang sa down below. Ayan, kung nagustuhan nyo po guys yung ating video for today at kung may natutunan na naman kayo for today, syempre paki-like na lang po yung ating video dyan at kung bago ka lang sa aking channel, paki-subscribe na rin po at i-click nyo na rin yung notification bell para every time may bago akong upload na video o may bagong cooking tips, so lagi po kayong updated at lagi kayong maunang makapanood ng ating recipe. So again, thank you mga guys. So ayan po yung ating pancit bihon. Again, Happy New Year and annyeong, annyeong.